Chapter 11, Week 2, Day 6. Madaling araw pa lang ay gising na si Alfreda at nag-iingay sa kusina. Naghahanda siya ng espesyal na tanghalian. Ang kanyang sinaing ay linagyan pa niya ng pandan para mabangong mabango kapag binuksan ang dahon na pagbabalutan niya. Ang ulam ay baboy na hinimay, ala corned beef. Pagkatapos ay inadobo ng toyo at binudbura ng maraming-maraming crisping bawang. Nagluto din siya ng ginatang sitaw at kalabasa na nilahukan ng hipon. Alfreda took a long shower and took a long time deciding what to wear. She even plucked her eyebrows again. Ang tagal na niyang hindi ginagawa iyon, kaya luhaan siya ng matapos. Sulit naman iyon dahil gumanda ulit ang hugis ng kanyang mga kilay. Kaunting brown eyeliner and it was perfect. Nang matapos siyang magbihis at mag-ayos ng muka, ay nakapasok na sa opisina si Alice. Naunahan pa siya nito at late pa siya ng 15 minuto. Naroon na sa opisina si Mr. Isafon nang dumating siya. "Sorry sir, nakaapak ako ng dumi ng aso eh. Bumalik pa ako sa bahay para magpalit ng sapatos. Ang bantot kasi." Pagdadahilan ni Alfreda. Hindi niya alam kung tumimo sa isip ni Mr. Isafon ang sinabi niya. Mukha kasing aligaga ito. Hindi nga yata ito aware na late siya. "Nagkakape ka po ba sir?" "Oh, hindi na. Luluwas kami ni Naparing Dodo." "Ngayon po?" Sa pagkakaalam niya ay wala naman silang napag-usapang ganun sa meeting ng nagdaang araw. "Oo, biglaan eh." "Bakit kayo luluwas sir?" "Eh may kakausapin lang akong tao." At saka nagpaalam na si Mr. Isafon. Mukhang excited ito, but at the same time, balisa din. Pero pakialam niya ba dito? Good news niya naluluwas ito kasi maghapon siyang magiging malaya. Inarap ni Alfred ang kanyang trabaho. In-update niya ang financial account ng club. Binalanse ang checkbook at in-encode ang minutes ng nagdaang meeting. Wala siyang kinaligtaang detalye. Pati kinain at ang bill sa meeting ay isinama na niya. Pati ang imbitasyon para sa meeting sa susunod na linggo ay in-update na niya ang petsa. At lahat ng iyon ay isinalin niya sa diskit. Pagkatapos, nagpunta na siya sa suki niyang computer shop. Sira pa rin ang printer nila eh. Habang piniprint ang laman ng disket, ay nag-retouch siya ng makeup. She looked great. She just didn't know why. Wala naman siyang inilagay sa mukha niya at kung minsan pa nga'y nakakalimutan pa niyang maghilamos bago matulog. Kaya hindi niya may paliwanag kung bakit siya biglang naging flawless. Empire cut blouse at itim na leggings ang suot ni Alfreda. Itim na ballet shoes ang pansapin niya sa kanyang paa. Ganun lang kasimple ang suot niya. Pero mahigit isang oras ang ginugol niya bago nakapagdesisyon na iyon ang isusuot niya. Sangkaterba ang isinukat niya, pati mga damit ni Alice ay pinakialaman na niya. Tuloy, 2 aparador ang kailangan niyang i-organize mamaya bago matulog. Alas 11:30 pa lang ng umaga. Saglit nakipagdibati siya sa kanyang sarili kung tutuloy siya sa ospital o maghihintay na sumapit ang alas 12 ng tanghali. Hindi na siya makapaghintay. Gusto niyang makita si Ansing. Pumara siya ng tricycle at nagpahatid na sa Nazareth Medical Center. Maaaring abala si Ansing o kaya ay may pinuntahan o nasa meeting. Ayos lang, handa siya sa ganoon. She's expected the worst. After all, she was going to surprise him. She was just returning favors. Mula nang i-renew nila ang worthy love affair nila, he had been showering her with lots of surprises. Nagtataka pa nga siya kung bakit nasosorpresa pa siya. Nang nagdaang linggo ay may nadatnan siyang 12 roses sa opisina. Galing ang mga iyon kay Ansing. Isang beses naman ay bigla na lang itong sumulpot sa bahay nila nang hindi nagpapasabi. Ni hindi nga siya nakatanggap ng kahit isang text message mula dito ng araw na yon. At may dala itong mga pagkain. Noong Lunes naman ay pinag half day siya nito sa trabaho at isinama siya sa isang isla para mag-snorkel at mag-jet ski. Bumaba si Alfreda ng tricycle at pumasok sa opisina. Mukha lang siyang dadalaw doon. Nasa 4th na palapag ang tanggapan ni Ansiano, kaya sumakay siya sa elevator. Pagbaba niya roon, ay sakalang may sumita sa kanya na isang gwardya. Naalala niyang nagtalaga na rin doon si Ansing ng gwardya, dahil ilang beses na raw biglang may sumusugo doon. Kung hindi disgruntled patient, ay kapamilya ng patient na hindi nagustuhan ang serbisyo ng ospital. Kaibigan ko po si Dr. Salamanca. Nasa office ba siya? Wika ni Alfreda sa gwardya. I-check ko lang po. Anong pangalan ninyo? Ibinigay niya sa gwardya ang kanyang pangalan. After making his call, the guard asked for her ID.
Pagkatapos ay sinabihan siya nito na tumuloy na. Ansing broke into a wide grin when she entered his office. Nakaupo ito sa likod ng isang mahaba at malapad na desk. I never like surprises, but I'm making an exception this time. Bungad na sabi pa nito sa kanya. Mabuti naman, dahil hindi mo matitikman ang inihanda ko kung hindi mo ako papapasukin. And what's the occasion? Lumapit siya dito. Yumuko siya para ganito sa pisngi nito. Happy anniversary, sabi pa niya. Kung may anniversary at mansari, meron din weeksari. 3 weeks na tayo. Oh, oo nga no. 3 weeks pa lang. It seems ages to me. Naiinip ka na ba? Naalarma naman na tanong ni Alfreda. On the contrary, hindi ako makapaniwala na 3 linggo pa lang tayo. Pakiramdam ko kasi ang tagal na natin eh. I feel like I have known you longer than that. Lagi kasi tayong magkasama. Anyway, kung nagugutom ka na, pwede na tayong kumain. Sure, sige. Let me just clear the table. Inilipat ni Ansing sa computer table ang mga folder, brochures at kung ano-ano pa. May mga plato at baso dyan sa cabinet, malapit sa may pinto. Wala ka pa rin palang sekretarya? Tanong naman ni Alfreda dito. Nang nagdaang linggo, ay nagbitiw sa trabaho ang sekretarya nito. Mag-a-abroad daw ang babae. Pwede ka bang ipirata? Huwag mo akong bibiruin. Baka maniwala ako. Sino may sabi sa iyong nagbibiro ako? Mahusay ako sa dictation. At pwede ding kandungin. Ganun na lang ang naging tawa ni Ansing dahil sa sagot niya. Well, you'll be perfect. You're hired. Loko. Baka magtampo si Mr. Estafon, no? Sagot naman ni Alfreda. Inayos na niya ang mga dalang pagkain sa desk ni Ansing. Ginataan ba yan? Halos lumuwa ang mga mata ni Ansing. Paborito kasi nito ang mga pagkaing may gata. Oo. Ano pang iniintay natin? Lusubi na natin. Galit-galit mo na tayo, ah. And that made her giggle like a really thrilled teenager. She took her seat opposite him and served him the food. Tinatalakay ni Alfreda ang in-depth passion niya sa pagluluto. Kung kailan niya nadiskubre at ano ang una niyang putahe nang may kumatok sa pinto. Get in! Sagot ni Ansing dito. Kinabahan si Alfreda ng kaunti. Hindi niya alam kung paano magre-react sa mga kolegyos ni Ansing at paano siya ipapakilala ng lalaki. Girlfriend ba o kaibigan? Hello, Doc. Wika ng babaeng pumasok. Nakaputi ito. She was clad in a white blouse, black cigarette pants, and high heels. May bit-bit itong isang malaking-malaking tote bag. May palagay siya na ahente din ito. Hi, Oria. Kain ka? Bati rito ni Ansiano. Oria? It sounds familiar. And Alfreda remembered. Ito ang babaeng nagbigay ng something to remind Ansing of her. Pinagmasdan niya si Oria mula ulo hanggang paa. Ayon kay Ansing ay bata pa ang babae. Newly grad daw ito. Siguro nga. Pero malaking bula si Oria. Sa palagay niya ay naglalaro ng 5 talampakan at 7 pulgada ang taas nito. Mabilog ang pangangatawan nito. Naguumal pa sa blusa ang boobs nito at nagmumura ang pangupo sa stretchable na tela ng pantalon. Parang masarap yan, Doc, ah. Komento naman ni Oria. Tumingin ito sa kanya at biglang nag-iba ang ekspresyon ng mukha nito. Tila hindi ito natuwa sa nakita. Ahente mo din siya? Tanong naman ito nang bumaling ito kay Ansing. Hindi ako ahente. Freda ang pangalan ko. Sagot niya. Hi Freda. Bati naman ni Oria sa kanya at lumapit ito kay Ansing. Patikim naman yan, Doc. Sure. Binigyan ito ni Ansing ng tinidor. Dahil nasa tabi ito ni Ansing, kapag yumuyuko si Oria ay halos nakapatong na ang boobs nito sa balikat ni Ansing. Masisilip ng lalaki ang malalim na cleavage ni Oria kung titingnan ito sa kaliwa. Pwede namang ibutonis pa ang blusa. Pero hinayaan ni Oria na nakabukas ang dalawa. Parang gusto talaga nitong ipakita ang boobs. At kailangan bang dumikit pa ito ng husto kay Ansing para lang tumikim ng adobo flakes niya? Pinapainit ni Oria ang kanyang ulo. Ang mas nakakagilalas na nakakainis pa, obvious na hindi yun ang unang beses na umasta ito ng ganoon kay Ansing. Parang sanay na ito. Meaning, tuwing darating ito sa opisina ng lalaki, ay ganoon ang nangyayari. Imposibleng hindi aware si Ansing sa ginagawa ni Oria. Pero bakit hindi ito umiiwas? Nag-e-enjoy ba ito?
Masarap siya, pero napasobra yata ng asin, Dok. Sabi pa ni Oria. Talagang naghahanap ng sakit ng katawan ng babaeng to, no? Sabi naman sa utak ni Alfreda. Saglit na nilayuan ni Oria si Ansing. Nagtungo ito sa couch kung saan ito ipinatong ang bag. Dala ko yung mga order mo, Dok. Sabi pa nito. Tatlong kahon ng gamot na pamilyar sa kanya ang inalabas ni Oria. Mga vial ng morphine ang laman niyon. At ang hitad pala ang kinukuhanan niyon ni Ansing. Next week ulit kita dadalhan. Wika pa ni Oria. Inabihan ulit nito si Ansing. Si Alfreda palang kumukuha sa akin ng mga gamot na yan. Mother niyang gumagamit niyan. Mas makakamura kasi siya kapag sa atin siya kukuha kaysa kung bibili siya sa butika. Sa bagay, ipagbalat mo ako ng hipon, Dok. Paglalambing ni Oria at kimuko na naman ito. Talagang ingungudngud nito ang boob sa balikat ni Ansiano. Pinukol ni Alfreda ng matalim na tingin ang lalaki. Tila naman nakahalata si Ansing dahil pasimpleng pinagulong nito palayo ang swivel chair. Nagdala ka lang ba ng gamot? Tanong naman ni Alfreda kay Oria. Oo, hindi na ako magtatagal. Babalik ako next week, Dok, ha? Sabi nito at tumawid na ito. Kung haabutin ka pa ng bukas, Kiriray. Sabi sa isang bahagi ng isip ni Alfreda. Isinukbit ni Oria sa balikat ang malaking bag at pakyut na kumaway kay Ansing bago lumabas. Excuse me. Aniya kay Ansing pagkalabas ng ahente. Saan ka pupunta? Sandali lang ako. Lumabas si Alfreda ng pinto. Hindi pa nakakalayo si Oria. Miss, mag-usap muna tayo sandali. Tawag niya dito. Huminto naman si Oria sa paglakad at hinarap siya. Tungkol saan? Pwede ba next time? Kapag pupunta ka sa office ni Ansing, huwag kang magdidikit-dikit sa kanya. Yang boobs mo, huwag mong isampay sa balikat niya. Huh? Pangit tingnan eh. Nakakahiya. Naisip mo ba yun? Hindi. Parang kuya ko lang kasi si Doc eh. Malambing lang talaga ako sa kanya. Pwes, simula ngayon, bawal ka nang lumambing sa kanya. Consider it a warning. Dahil kapag nakita ko ulit na ikinikis-kis mo yung boobs mo sa kanya, kakalad ka rin kita sa utong. Ba't ka ba nakikialam? Sino ka ba? Girlfriend niya ako. Boyfriend ko siya. Okay? Okay. Wala naman akong mali siya kay Doc eh. Kahit ano pang sabihin mo, mula ngayon, bawal ka nang dumikit sa kanya. At natigilan si Alfreda. Noon lang niya napansin na may babaeng nanonood pala sa kanila. Sheared beige blouse at maroon na palda ang suot nito. Maliit lang ang babae. Maayos ang pagkakalagay nito ng makeup. Pearl choker at earrings ang accessories nito. She was also wearing an expensive looking dress watch. She looked elegant. Nakaramdam si Alfreda ng hiya. Malamang na narinig nito ang lahat ng sinabi niya. Sige na, tandaan mo mga sinabi ko sa iyo ah. Salamat sa mga gamot. Sure, welcome. Sarkastikong sabi naman ni Oria. Pagkatapos ay tinalikuran na siya nito. Padabog na naglakad ito palayo. Sinulyapan niya ang babaeng nakamasid sa kanila ni Oria. Pagkatapos ay naglakad na siya para bumalik sa opisina ni Ansing. What is your name, miss? Tanong sa kanya ng babae. Sumunod pala ito sa kanya. Huminto si Alfreda at hinarap ang babae. Freda. My name is Freda. Bakit? Nahinahanap ka ba? Boyfriend mo si Dr. Salamanca? Oo. Since when? Bakit interesado ka? Natigilan si Alfreda. Di minsan hindi niya itinanong kay Ansing kung ano ang itsura ni Jinky. Gusto niya pero ayaw ng binata na pag-usapan ng babae kapag magkasama sila. Kaya hindi na lang siya nagtatanong. Pero kahit ganoon, alam na niya. Si Jinky ang kaharap niya. Wala akong intensyon na guluhin kayo. Kilala mo ko? Tumataas ang isang kilay na tanong ng babae. Ikaw si Jinky, hindi ba? That answers my question. And you were saying, wala akong masamang intensyon. Pasensya ka na. Si Ansing ang magpapaliwanag sa iyo ng lahat. Itinulak niya ang pinto. Pakiramdam ni Alfreda ay siya ang pinakamasamang babae sa mundo. What was she doing? Ruining a good relationship? Bagay sina Ansing at Jinky. Parehong edukado, matalino at mayaman. Nang makapasok ulit siya sa kwarto, diretso siyang nagsalita kay Ansing.
Ipadala mo na lang sa bahay ang mga pinaglagyan ko ng pagkain. Salamat sa lahat. Wika ni Alfreda kay Ansing na nakanganga na at nakaangat ang pangupo sa upuan dahil pumasok na rin si Jinky. It seems you got a lot of explaining to do, honey. Wika ni Jinky kay Ansing. Wait! Lumabas na si Alfreda. Hindi niya alam kung siya ang tinatawag ni Ansing o si Jinky. Silang dalawa siguro dahil tuliro ang lalaki. Hindi na rin siya nag-elevator. Nagtungo si Alfreda sa silid ng kanyang ina pagdating niya sa bahay. Mommy, gusto ko na pong bumalik sa Manila. Ipinaliwanag niya kung bakit nang magtanong ito. Tinabi niya ang lahat ng nangyari at namagitan sa kanila ni Ansing hanggang sa pagkukrus ng mga landas nila ni Jinky. Mabuting tao si Ansing. Alam kong alam niya ang tamang gawin. Wika ng kanyang ina. Napakabait nga po niya, Mami. Kaya ayoko siyang mahirapan. Ako na lang ang iiwas sa kanya. Nasagot ko na yung mga tanong ko. Tapos na kami. Mahal mo ba siya? Mahal ko na po siya, Mami. Pero kailangan ko na siyang iwasan. Ayokong magkasira sila ni Jinky dahil lang sa akin. Sagot niya na pag-amin sa kanyang ina. Abangan ang susunod na kabanata.